Hello mga kasari, so ayan, maglinis naman tayo dito sa stante ng aking mga hindi mga kasari. Ayan, hindi lang puro tayo display, kailangan linis din tayo ng ating mga sa loob ng ating tindahan para maganda at malinis naman tingnan yung ating tindahan. Bali, tinanggal ko na nga itong mga hindi ko mga kasari at pinunasan ko ni nag-spray nga pa lang ako dito na pampatanggal ng mga langgam at saka ko pinunasan mga kasari para mabango naman ito at saka malinis bago ko. Kung gamit ko pala na pang-spray mga kasari ay mabibili lang ito sa mga bangkit. Mabango kasi ito kaysa sa ibang mga pang-spray. Mas gusto ko itong pang-spray mga kasari dahil nga mabango siya tingnan, hindi siya mabaho. At ayan na nga, pang-spray ko na nga, pinunasan ko na nga maigi para maging malinis at matanggal itong mga dumi-dumi dito sa aking stante. At pagkatapos ko magpunas dito at nakita ko nga malinis, ayan, binalik ko na nga rin itong mga hindi ko dito ng mga garapon mga kasari. Ayan, inisa-isa ko na nga ito at saka hinigpitan ko nga ito para hindi mapasukan ito ng langgam. Kasi pag maluwag kasi yung kanyang takip ay gum at yung iba kasi yung mga kindi dyan sa loob ay pinapasok at kinakain na ng langgam. Syempre wala na tayong tubo at malulugi na tayo sa mga kindi dahil ngayong iba ang binta pala ko dyan sa mga kindi ay piso-piso lang. Yung iba naman na mga 5 piso ang binta ko dyan mga kasari dahil 4 na piso yung aking puhunan. At pagkatapos ko magligpit, syempre nagpunas-punas uli ako at saka naman ako magwalis dito sa aking tindahan. Hindi lang tayo puro pili at puro display, kailangan din naman tayo ng maglinis dito para kahit mapaano ay malinis naman ang ating tindahan. Aliwan, nagwalis nga na ako dito sa ilalim mga kasari dahil nga itong mga putol-putol na itong mga plastic ay talagang nakakalalim. At pagkatapos nga ay itong aking mga kindi dito naka-stack. Ayan, dinisplay ko nga ito at ninagay ko sa lagayan dahil nga yung aking stante na babasagin dito ay vacante na, kaya ito mabinta talaga ito sa akin itong mga kindi na ito mga kasari dahil piso lang yung aking binta at aking tubo dito ay 2 piso lang. Bali, ginupit-kupit ko na pala itong mga kasari na tag-iisa. Dati kasi ay nakasabit lang itong anak, nakasampay lang na mahaba, kaya lang pag may mga bumibili mga bata ilalabas pa ako. Kaya ang ginawa ko, naisipan ko nga ito, ilagay dito sa aking stante na babasagin at ginupit ko na lang nga isa-isa para pag may bumili ay madali ko na lang ibigay dito sa aking customer na mga bata. At ayan pala yung ginagawa ko mga kasari para mabilis magbigay dahil nga nakagupit ng ganyan. Kaya kailangan talaga natin maging wise dito sa ating tindahan kung anong gagawin natin paraan para mapabilis yung ating pagbinta, lalong-lalo na pag marami tayong mga customer. Dahil nga mayroon tayong mga customer dito na mga bata na kahit nahuli sila ay gusto nilang nauuna sila at nagmamadali sila kahit piso lang yung kanilang pera. At ayan na nga yung aking naisipan para kahit mahuli sila at mamadali sila ay nakagupit na nga ito at ibigay ko na nga lang kasari. At pagkatapos ngayon, dito naman ako sa mga lollipop. Ayan, tinanggal ko pala doon sa loob at nilagay ko pala dito sa labas dahil tingnan nyo naman, di ba, ang ganda talaga tingnan pag nakaganito kasi talagang nakakaakit ito sa mga bata. 5 piso pala yung aking binta dito. Para paraan lang tayo mga kasari kung paano tayo makabinta at paano tayo makaakit sa mga ating mga customer, lalong-lalo din dito sa ating tindahan. Kailangan talaga natin na magtiyaga at kailangan tayo mag-isip kung paano natin aakitin yung ating mga customer, lalong na dito sa ating tindahan.